97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Responsibilidad ng isang ina ang mahalin ang kanilang anak ng buong puso. Isa itong uri ng pagmamahal na walang sino man ang makakapantay. Gaano nga ba kahirap maging ilaw ng tahanan? Lalo na kung ikaw ay isang single mom. Ating tunghayan ang kwento ng letter sender natin ngayong araw na si Miranda at kung paano niya hinarap ang iba't ibang hamon ng buhay para lamang maigapang ang kanyang apat na anak dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi madali ang maging ina, lalo na kapag ikaw na lamang ang natitirang magulang ng iyong apat na anak. Pero sa kabila nito ay wala pa rin tatalo sa determinasyon ng isang ina na itaguyod ng maayos ang buhay ng kanyang mga anak. Bago po ang lahat ay nais ko munang magpakilala sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Miranda, 55 years old, at isang elementary Filipino teacher mula sa Caloocan. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ko bilang isang single mother at kung papaano ko nilampasan ang iba't ibang klase ng problemang kinaharap ng aming pamilya. Taong 1992 nang magpakasal ako sa asawa kong si Javier, isang sundalo. Sa parehong taon na yon ay agad na nagbunga ang pagmamahala naming dalawa. Matapos kong ipagbuntis ang panganay naming anak na si Angela. Sa kasamaang palad ay naging premature baby si Angela na kaagad na binawian ng buhay matapos kong ipanganak. Ito po ang pinakaunang dagok na kinaharap namin ni Javier sa unang taon pa lang namin bilang mag-asawa. Masakit po ang mawala ng anak lalo na at isa ito sa mga regalong inaasahan ng mag-asawa na hindi matutumbasan. Nahirapan ako makarecover mula sa pagkawala ng anak ko, Papa Dudut. Sino ba namang ina ang hindi masasaktan? Lalo na kapag binawi agad sa iyo ang pinagkaloob na biyaya. Mabuti na lamang at hindi ako sinukuan ni Javier. Siya ang pinagkunan ko ng lakas sa mga panahong wala po ako sa wisyo na magpatuloy sa buhay. Lumipas ang isang taon ay muli naming sinubukang magkaanak. Taong 1994 nang muli akong magdalang tao at sa awa ng Diyos ay masaya naming sinalubong ni Javier ang isang malusog na batang lalaki na pinangalanan naming Jacob. Grabe! Napagod ako doon ha. Ang daming bisita. Oo nga eh. Hindi namin inaasahan na ganun kadami ang darating. Mabuti na lang talaga pinasobrahan namin yung handa. Talagang pinaghandaan nyo tong araw na to ha? Siyempre, unang birthday saka unang baby. Pinag-ipunan talaga ni Javier ang araw na to. Napansin ko nga. Tignan mo, binilan pa ng superhero costume si Jacob. Ang cute! Gusto rin kasi naming iparamdam sa anak namin na sobrang special niya kahit na wala pang muwang yung bata sa mga nangyayari. Kahit wala pang kaalam-alam si Jacob sa nangyayari, makikita naman niya yan sa mga picture paglaki niya eh. Oo nga pala, ipa-develop mo lahat ng pictures ha. Tsaka sa akin mo na rin ibigay yung negative para makapagpa-develop din ako ng extra.
Marami rin akong pictures dun eh. Ay, kay Javier mo sabihin yan. Siya ang mahilig kumuha ng mga litrato eh. Tatlong film yata ang nagamit niya. Pero baka kasi sa mga susunod na araw na natin makita yung mga picture. Kasi matagal magpa-develop. Ay, sana talaga lahat ng lalaki katulad ni Kuya Javier. Sobrang sweet. Baka naman pwede mo ako ipakilala sa mga kaibigan niya. Gusto ko rin ng sundalo na sweet at maalaga. Hayaan mo, babanggitin ko sa kanya. Saka alam mo, sentimental talaga na tao yung si Javier. May binili pa yung baby book. Naka-record lahat dun yung mga bagay na first time na ginawa ni Jacob. First smile, first word, at kung ano-ano pa. Dinaig pa ako, di ba? Ang saya nyo nga eh. Deserve nyo lahat ng blessings na natatanggap nyo ngayon. Tama nga yung sinabi nila na sa kabila ng mga pagsubok, meron pa rin darating na bagong pag-asa. Ay, parang gusto ko na rin tuloy magkaroon ng baby. Masyado ka pang bata para dyan. Mag-ipon ka muna. Hindi madali ang magkaroon ng pamilya, kala mo ba? Eh, kailan nyo ba planong sundan si Jacob? Alam mo, yan din ang tanong ni Javier sa akin kanina. Kailangan na ba talagang may kasunod? Siyempre! Bakit? Isang anak lang ba ang plano nyo? Hindi. Gusto ni Javier na magkaroon ng malaking pamilya. Gusto niya ng limang anak. Naku, hindi ko alam kung kakayanin ko yun. Te, mas marami, mas masaya. Mas mag-i-enjoy ka kapag malaki ang pamilya nyo. Oh, ano na naman yung buhat-buhat ni Kuya Javier? Pintura yon. Tinatapos na niya yung kwarto ni Jacob. Ginawa niyang kwarto yung storage room sa tabi ng kusina. Regalo niya kay Jacob. Ang sosyal naman. Special na special talaga si Jacob ah. Tinalo pa ako. Ako nga katabi ko pa rin kapatid ko sa pagtulog hanggang ngayon samantalang itong si Jacob may sarili ng kwarto. Pingi rin ako ng kwarto, te. Sira ulo ka talaga. Kahit may kwarto pa yung bata, sa akin pa rin naman tatabi ang anak ko. Hindi namin pwedeng iwan dun mag-isa yung bata, no? Siguro magagamit na lang niya yon kapag nagsimula ng makapaglakad si Jacob. Parang playroom na rin niya. Ito kasing si Javier, masyadong excited eh. Kung makikita mo yung kwartong inaayos niya, punong-puno ng laruan at stuffed toys. Idagdag mo na sa bilang yung regalo ko. Stuffed toy din yun. Sabi ko sa'yo, pirahin mo na lang kasi eh. Madami ng gamit yung bata. At least yung mga monetary gift, pwede naming ilagay sa bangko para may magamit sa hinaharap si Jacob. Eh, hayaan mo na. Next time na lang. Nakakaaliw kayo magbalot ng regalo. Ala, sige. Tapusin na natin to at may gagawin pa akong lesson plan mamaya. Lunes bukas eh. Lesson plan o baka labing-labing? Hoy! Sige, ganyan ka. Hindi ko bibigay sa iyo yung natitirang cake. Biro lang naman. Nasaan na pala yun? Baka ibinalot na ng ibang bisita, ha? Huwag kang mag-alala, nakatago na yun. Maiwan na muna kita rito ha, check ko lang si Jacob. Baka gising na yun eh. Tulugan ba naman na sariling birthday? Sige na, ako nang bahala rito. Papadudot dahil sa trauma na naranasan namin ni Javier sa pagkawala ng una naming anak, ay talagang sinigurado naming mararamdaman ni Jacob ang pagmamahal namin sa kanya. Nais naming ipakita na thankful kami sa pagdating niya sa buhay namin, kaya naman kahit gaano pa kalaki ang ginastos namin sa binyag at first birthday niya, ay hindi namin po ito tinipid. Hindi niyo kami masisisi kung bakit bawat galaw ng bata ay bantay sarado sa amin. Naging sobrang maingat kami sa pag-aalaga kay Jacob sa puntong maaari na kaming matawag na mga praning. Bawat pag-iyak o kahit kagat lang ng langgam sa balat niya ay kaagad naming sinusolusyonan. Siguro dahil na rin pareho kami ni Javier na takot nang mawalan ng anak. Sa sumunod na taon ay isang biyaya ulit ang dumating sa buhay namin ni Javier. Sa wakas ay nasagot na rin ang panalangin naming dalawa na magkaroon ng pangalawang anak. Isang malusog na batang babae na pinangalanan naming Jasmine.
Papadudot kong prinsipe ang naging turing namin kay Jacob ay ginawa naman naming prinsesa si Jasmine. Dahil unang babae ay pinagkaloob namin ang lahat sa kanya. Wala na akong mahihiling pa sa punto ng buhay ko na yon dahil napakapayapa ng naging takbo ng buhay namin sa kabila ng hindi nito magandang simula. Pagkatapos ng 2 taon ay sumunod naman kay Jasmine ang pangatlo naming anak na si Jana. Sa paglaki ng aming pamilya ay lumaki rin ang gastusin namin sa bahay. At yon ang nadatnan ng pangatlo naming anak. Ang mga panahon kung kailan ay naghigpit kami ng sinturon. Nabigyan pa rin naman namin ang maayos na buhay si Jana, pero hindi na ito kasing bongga ng tulad ng naranasan nila Jacob at Jasmine. Nang mga panahon na yon, ay napag-uusapan namin ni Javier na hanggang 3 na lamang ang magiging anak namin. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumunod kong ipinagbuntis ang bunso naming si Janice. Te, pasensya na, kaka-out ko lang sa trabaho. Tsaka nalito ako kung saang clinic yung sinabi mo. Kakarating mo lang ba? Nakapagpa-check up na ako. Oh, ano raw sabi ng doktor? Confirmed. Positive raw ako. Ah, talaga? Congrats! 3 weeks. Sigurado akong matutuwa si Kuya Javier niyan kapag nalaman niya. Gusto mo bang i-surprise natin siya pagka-uwi natin? Huwag muna siguro nating sabihin sa kanya. Ha? Bakit naman? Bukas na ang alis niya papunta sa kampo nila eh. Ayoko na siyang abalahin. Bakit naman siya maaabala? Hindi ba dapat maganda na malaman na niya bago siya umalis? Baka mamaya isipin niyang bigla ka na buntis habang wala siya. Sira ka! Bakit naman mag-iisip ng ganun yun? Wala lang. Minabasa kasi akong ganyan sa pocketbook eh. Teka, bakit nga? Ba't ayaw mo sabihin sa kanya na buntis ka? Dahil ba napag-usapan niyo na hindi na kayo mag-aanak? Hindi niyo naman kasalanan kung may nabuo kayo eh. Tsaka blessing yan ni Lord, dapat maging masaya kayong dalawa. Hindi yun ang rason. Siyempre ayokong mag-alala siya habang nasa trabaho. Baka mamaya mawala pa siya sa focus dahil sa pag-aalala sa akin. Alam mo naman yun, napaka hands-on tuwing nagbubuntis ako. Ayaw na niyang maulit yung nangyari kay Angela. Kaya alagang-alaga niya ako tuwing buntis ako. Alam mo naman, napakasela ng first trimester. O sige, ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mo, irerespeto ko yung desisyon mo. Di ko mang bibig ko, huwag ka mag-alala. Hindi ko naman isesekreto sa mga tao na buntis ako. Hindi ko nga lang muna sasabihin kay Javier. Eh kailan mo planong sabihin sa kanya? Siguro isusurprise ko na lang siya pagbalik niya. Naku, na-excite na naman ako. Hindi pa man nakakapaglakad si Jana, may bago na naman. Unexpected eh. Pero thankful pa rin ako na may dadagdag sa pamilya namin. Tingin mo babae o lalaki? Sana lalaki naman ngayon para may kasama si Jacob. Oo nga, lalaki din ang wish ko kasi ang poging bata ni Jacob eh. Mana sa tatay. Mabuti ng lalaki para naman may mga sumunod na henerasyon ng mga pogi. Pero wala namang problema kung babae uli para magkaroon ako ng 3 Maria. Mas maganda kung lalaki naman para pantay ang pamilya nyo. 3 kayong babae tapos may 3 ring lalaki. Bahala na si Lord dyan. Walang problema sa amin kahit anong kasarian. Ano naman ipapangalan nyo kung sakali? Jared, kapag lalaki. Matagal na namin yung naisip ni Javier nung pinagbubuntis ko pa lang si Jasmine. Kaso wala nang lalaking sumunod, kaya kung lalaki naman ang ibigay sa amin ngayon, magagamit na namin yung Jared. Paano kung babae ulit? Hindi ko pa naisip yan eh. Pero parang magandang pakinggan yung pangalang Janice. Talagang puro J ang pangalan ng mga anak nyo, ha? Oo, sinunod sa tatay nila. Ano, tara na? Gutom na ako. Gusto mo magmerienda? May burger stand dyan sa may kanto. Kain muna tayo bago umuwi. Ayan, gutom ang buntis. Sige tara, libre kita. Papadudot nung una'y naisip kong huwag na munang sabihin kay Javier ang nalaman kong balita. Kaso nga lang, kinagabihan bago umalis si Javier, ay nadulas ang kaibigan kong si Lily at nasabi ng hindi sinasadya na buntis ako. Katulad ko ay nagulat si Javier na muli kaming nakabuo, pero masaya siya na malaman niya na magkakaroon na kami ng 4th na anak.
Katulad ng inaasahan ko ay hindi niya maiwasang mag-alala para sa akin. Pero ito na lang ang ginamit niyang inspirasyon upang mag-ingat sa kanyang trabaho at makauwi ng ligtas. Sa kawalan ni Javier ay si Lily ang umalalay sa akin. Siya ang nakasama ko sa pag-aalaga sa mga bata. Kabuuan ko na noon nang makauwi si Javier sa piling namin at sakto na naabutan pa niya ang panganganak ko ng isang cute at matabang baby girl na pinangalanan naming Janice. Papadudot mabilis na dumaan ang isang taon. 6 na taong gulang na noon si Jacob at papasok na sa elementary kung saan ako nagtuturo. Samantalang kindergarten naman ang pangalawang si Jasmine. 2 years old na noon si Jana, samantalang mag-iisang taon na rin ang bunso namin na si Janice. Sobra-sobra ang pasasalamat ko noon sa Panginoon dahil sa maayos at masayang takbo ng buhay namin. Subalit ang magandang buhay na tinatamasa ko noon ay biglang matutuldukan nang isang balita ang natanggap ko mula sa kampo nila Javier. Tandang-tanda ko pa ang araw na nabalitaan ko kung ano ang nangyari kay Javier. Hanggang ngayon ay damang-dama ko pa rin ang sakit na naramdaman ko nang marinig ko ang tawag ng kaibigan ni Javier. Nasa kalagitnaan ako noon ng paglilinis sa classroom ko nang isang tawag ang natanggap ko. Naaksidente raw sa motor si Javier habang pauwi sa kanilang kampo. Hanggang ngayon ay ramdam na ramdam ko pa rin ang panlalamig ng katawan ko noon pagkarinig ko sa mga nangyari sa asawa ko. Parang tumigil noon ang mundo ko habang naninikip ang dibdib ko. Nang araw din na yon ay dali-dali akong bumiyahay papunta sa kampo nila Javier pero huli na ang lahat, Papa Dudut. Lunan ako ng bus noon nang matanggap ko ang balitang wala na ang asawa ko. Sinubukan pa raw siyang i-revive ng mga doktor pero hindi na nila ito nakayanan pang ibalik. Ayon sa kwento ng mga kasamahan niya, ay sumemplang raw sa daanan ng asawa ko. Malayo ito mula sa sinasabi ng ilang saksi na umano'y nakakita sa aksidente. Bago pa man daw madisgrasya si Javier ay duguan na raw ang mukha nito. Ganun pa man ay dineklara lamang na aksidente ng mga otoridad at hindi na pinaimbestigahan pa. Ako mismo ang nag-uwi sa labi ng asawa ko, Papa Dudut. Pauwi sa mga anak ko na noong mga panahong yon ay wala pang malay sa mga nangyayari. Te. Lily. Wala na siya. Wala na ang asawa ko. Tatagan mo ang loob mo. Kailangan ka ng mga anak mo ngayon. Nasaan na pala sila? Nakatulog na sila, kakahanap sa'yo. Si Janice, iniwan ko muna sa mama mo. Ano ba kasing nangyari? Nadisgrasya raw habang nakamotor. Hindi man lang nila masagot kung saan siya galing. Kung sino ang mga kasama niya bago siya bumalik sa kampo nila. Alam kong hindi disgrasya ang nangyari. Marami raw nakakita na bago siya matumba eh duguan na siya. Ang ibig mong sabihin? May nangyari na sa kanya bago pa man maaksidente si Javier. Bakit hindi nila yun pa imbestigahan? Pinipilit nilang aksidente ang nangyari. Wala raw kasiguraduhan kung totoo ba ang nakita ng mga tao. Hindi ba parang suspicious yun? Parang may tinatago sila eh. Lily, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang babata pa ng mga anak ko. Bakit naman niya ako iniwan ng ganito? Sige, umiyak ka lang ate. Alam kong mahirap ang mawala ng mahal sa buhay. Masakit ang nangyari pero dapat hindi ka makitang ganito ng mga anak mo. Hindi pa nila alam ang nangyayari. Kailangan mo ipaintindi sa kanila kung bakit umiiyak ngayon ang mami nila at kung bakit hindi na nila makikita ang Daddy Javier nila. Hindi ko kaya.
Hindi ko pa matanggap, Lily. Hindi ba nagsisinkin sa akin na wala na si Javier? Sana ba sa mga panaginip lang to? Gusto ko nang magising sa bagungot na to! Sorry, wala akong ibang magawa kundi yakapin ka lang. Basta tandaan mo ha, nandito lang ako. Huwag mong sarilinin ang lungkot na nararamdaman mo. Maraming salamat, Lily. Kailangan ko talaga ng taong masasandalan ngayon. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako kapag nangangailangan ka ng tulong. Nang galing pala ako sa morgue kanina, bukas pa raw mailalabas si Kuya. Sinamama mo na pala ang pumili ng kabaong. Hindi na kita nilapitan para tanungin kasi alam kong kailangan mo munang mapag-isa. Ikaw na muna ang bahala, please. Ayoko munang lumabas ng kwarto. Ayoko munang makita ang mga anak ko. Lalong nadudurog ang puso ko. Kahit ngayon lang, gusto ko munang kalimutan ang nangyari. Parang mamamatay ako sa sobrang sakit. Pero may kailangan pa tayong gawin. Sabi ng lola mo, may pamahiin daw na bago iuwi ang labi, kailangan mabinyagan muna ang bunso nyo. Para saan daw yun? Hindi ko alam eh, pero yun ang sabi ng lola mo. Anong gagawin natin? Hindi talaga gumagana ang isip ko ngayon. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Nakausap ko ng pastor nyo. Nagpa-schedule na ako ng binyag bukas ng maaga pero kailangan ng presensya mo ron. Pero ini-inform lang naman kita. Wala ka nang kailangan gawin. Magpahinga ka na lang muna. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa lahat. Basta kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Wala akong gana. Gusto kong matulog para sana makalimutan ko saglit tong nangyari. Pero hindi ko magawang matulog. Sandali lang. Kukuha ako ng pagkain sa baba para makakain ka na. Ate, mahirap tong pinagdadaanan mo pero magpakatatag ka ha para sa mga anak mo. Antayin mo ako rito. Kukuha lang ako ng pagkain mo. Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko na maalala ang mga pangyayari sa parteng yon ng buhay ko. Masyadong mabilis ang mga pangyayari noon. At siguro ay pilit na rin kinalimutan ang isipan ko ang mga masasakit na araw na yon sa buhay ko. Madali ang naming pinabinyagan si Janice bago maiuwi sa bahay ang labi ni Javier. Kung sino-sino na nga noon ang kinuha namin para tumayong ninong at ninang ni Janice, na karamihan ay kapitbahay lang namin na nakatambay lang noon sa labas ng bahay ng araw na yon. Habang nakaburol ang asawa ko, ay nagpabukas ako ng imbestigasyon sa nangyari. Hindi ko talaga matanggap noon na disgrasya lamang ang kinamatay ng asawa ko, lalo na't napag-alaman kong may mga pasa ang asawa ko sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nagpalagay rin kami ng sisiw sa ibabaw ng kabaong ni Javier na ayon sa pamahiin ay ginagawa ito upang makonsensya ang mga taong may kasalanan sa pagkawala ng namatay. Araw-araw ay dalawang sundalo ang nagbabantay sa burol. Malaki ang naging pasasalamat ko sa mga sundalong sumama sa akin sa pagbabantay dahil bawat isa sa kanila ay maraming kwentong naibahagi sa akin tungkol sa namayapa kong asawa na noon ko lamang nalaman. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng kaginhawahan lalo na tuwing nalalaman ko kung gaano kasipag, kabait at maraming natulungan ang asawa ko sa kampo. Pero ang pinakamahirap na sigurong gawin nang panahon na yon ay ang i-explain mismo sa mga anak ko kung ano ang nangyari sa kanilang ama. Te, eto panseto, baka gutom ka na. Mamaya na lang ako kakain. Salamat. Hindi ka na naman matutulog. Kailangan mo rin magpahinga. Alagaan mo ang sarili mo kasi ikaw na lang ang maaasahan ng mga bata.
Hayaan mo na lang muna akong sulitin ang mga natitirang araw na kasama ko ang asawa ko. Bilang na ang mga araw na makikita ko siya. Ayoko magsayang ng oras. Pati si Jacob ayaw ding matulog kanina. Gusto rin daw niyang bantayan ang daddy niya. Na-explain ko na sa kanya kanina ang nangyari. Nasabi ko na sa kanya na nasa heaven na si Javier. Kaya naman pala ayaw niyang umalis sa tabi ng daddy niya kanina. Paano mo sinabi? Nagtanong siya kung bakit daw lagi na lang tulog ang papa niya. Tapos nagtataka kung bakit ang daming tao sa bahay, bakit ang daming ilaw, ang daming bulaklak. Anong sinabi mo sa kanya? Ayun, sinabi ko na pagod na ang papa niya. Kailangan na niyang matulog ng mahabang mahaba. Kasi pupunta na siya sa heaven. Minsan madaya talaga ang mundo, no? Ang aga nilang napagkaita ng ama. Hindi ko pa rin talaga matanggap kung bakit. Anong nagawang kasalanan ng asawa ko? Bakit nila yun nagawa sa kanya? Bakit kailangan siyang bawian ng buhay? Ang bait ng asawa ko, Lily! Bakit naman siya ginanon? Ano palang update sa investigasyon? Walang nagsasalita ni isa sa mga kasamahan niya. Ang sabi, bumisita raw siya sa isang kakilala niya. Yung kakilala niyang yun, wala daw alam sa nangyari. Hindi raw niya alam kung bakit duguan si Javier pagka-uwi niya. Wala ba silang alam ng motibo kung bakit nila nagawa kay kuya yun? Wala silang makita eh. Puro magagandang bagay ang binabanggit nila tungkol sa asawa ko. Dead end na raw ang investigasyon. Bakit naman ganun? May nakita silang mga pasa sa katawan ni Kuya Javier. May sugat din siya sa ulo. Dapat hanapin nilang dahilan nun. Yung pasa at sugat, nakuha daw sa pagkakasemplang niya. Hindi kaya may tinatago sila? Hindi ko alam. Ayoko nang isipin yan, Lily. Gusto ko na lang mag-focus sa pamilya ko. Pagod na ang utak ko sa kakaisip ng dahilan. Pagod na ang mata ko sa kakaiyak. Pagod na ako. Gusto mo bang magpahinga na muna? Umidlip ka kahit 2 oras para makapagpahinga ka. Kami nang bahala rito. Paano na lang ang magiging buhay namin ngayong wala na si Javier? Ano nang gagawin ko? Parang kalahati ng buhay ko ang nawala. Ang hirap magpatuloy. Paano ako magpapatuloy ngayong wala na ang taong pinakamamahal ko? Hindi ko alam ang sagot dyan, pero alam kong kailangan mo magpatuloy para sa mga taong natitira sa buhay mo. Sina Jacob, Jasmine at Jana, lalo na ang bunso mong si Janice, na hindi na mararanasan kung paano magkaroon ng ama. Kung sino man ang gumawa nito sa pamilya ko, sana naman makonsensya sila! Isang pamilya ang sinira nila! Wala mang nakakaalam sa katotohanan, pero alam nang nasa itaas ang totoong nangyari. Hayaan mo na lang na ang karma mismong sumingil sa kanila kung meron man silang masamang ginawa. Ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Wala ka ng ibang maaaring kapitan kundi siya lang. Sana nga. Sana dumating din ang araw na makamit ni Javier ang hustisya. Sige na, magpahinga ka na. Ikaw na muna ang bahala rito, ha? Oo, ako nang bahala. Nasa kwarto ang mga anak mo, binabantayan ng lola nila. Puntahan mo na sila. Kailangan ka rin nila. Papadudot, dumaan ang mga taon ay tuluyan nang naibaon sa limot ang kaso ng asawa ko. Hindi ko na po ito sinubukang i-follow up pa dahil napagod na rin po akong balik-balikan ang nangyari. Marami ang nagbago simula ng mamatay ang asawa ko. Nung una, nahirapan ako na mag-isa lamang na nag-aalaga sa mga bata. Mabuti na lamang at kasama ko ang pamilya at mga kaibigan ko upang suportahan ako sa pag-move on mula sa pagkawala ng mahal ko. Pinilit ko pong ipagpatuloy ang buhay.
Mag-isa man ay tinaguyod ko ang apat kong anak para sa kanilang magandang kinabukasan. Mahirap maging single parent pero para sa mga anak ko ay kinaya ko ang lahat. Yun nga lang po ay ang dating maayos na buhay namin ay unti-unting bumagsak lalo na noong magsimula ng mag-aral sa kolehiyo sina Jacob at Jasmine. Parehong mahal ang tuition fees nilang dalawa. At bilang isang guro na hindi rin naman kataasan ang sinasahod ko. At nahirapan akong pagsabayin ang pag-aaral ng apat kong mga anak. Kabila ang loans ang ginawa ko hanggang sa mabaon ako sa utang. Ang mga interes ng mga utang ko na araw-araw na lumalaki ang siyang humila sa amin sa kahirapan. May punto pa nga noon, Papa Dudot, na puro sardinas at noodles na lamang ang inuulam namin para lamang makatipid. Yun na siguro ang pinakamababang parte ng buhay ko. Ang hindi maibigay ang pangangailangan ng sarili kong pamilya. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ko, Papa Dudot. Dahil maliban sa kahirapan ay nagsimula na ring mapunta sa maling landas ang buhay ng panganay kong anak na si Jacob. Architecture ang naging kurso ni Jacob sa kolehiyo, Papa Dudot. Maayos naman ang naging simula ng kanyang pag-aaral pero pagsapit niya sa huling taon ng kanyang pag-aaral ay biglang nagbago ang pamumuhay nito. Ang atensyon nito ay nalayo sa kanyang pag-aaral at nagsimula siyang mabarkada. Uli na nang malaman ko ang pagbubulakbol ni Jacob nang minsang makatanggap ako ng sulat mula sa kanyang din na nagsasabing halos isang linggo na pala siyang hindi pumapasok sa kanyang mga klase. Sa madaling sabi ay biglang nagrebelde si Jacob, Papa Dudot. Hindi ko alam kung dahil ba sa biglang paghihigpit ko sa kanila kaya niya nagawa yon, pero nang mga panahong yon ay patong-patong na, Papa Dudot, ang mga problemang kinakaharap ko mula sa trabaho, sa eskwelahan, sa mga bayarin at pati na rin sa mga taong naghahabol sa akin dahil sa mga utang ko. Sobrang lugmok na ako noon ang buhay namin sa puntong halos mamalimos na ako sa mga kakilala ko para lamang mabuo ang bayad ng tuition fee ng mga anak ko. Kaya naman sobra na akong dismayado nang malaman ko na hindi sineseryoso ni Jacob ang kanyang pag-aaral kung kailan ay malapit na siyang makapagtapos. Nang malaman ko ang pinagagawa ni Jacob ay sinubukan ko siyang kausapin upang malaman kung ano ba ang problema. Pero sa halip na ibahagi sa akin kung bakit siya nagkakaganon, ay sinabihan lamang niya ako ng kahit magpaliwanag pa siya ay hindi ko raw maiintindihan. Kasabay nito ay isang desisyon ang kanyang ginawa, Papa Dudot. Gabi na. Saan ka galing? Sa kaibigan ko. Halika nga rito, Jacob. Mag-usap tayo. Ma, pwede bang bukas na lang? Inaantok na ako eh. Hindi. Dito ka. Mag-uusap tayo ngayon. Ano ba yan? Ano bang pag-uusapan natin? May problema ka ba sa eskwela nyo? Wala naman. Anong balita sa prof mo? Hindi mo ba siya napakiusapan na bigyan ka ng special requirement para sa bagsak na grado mo? Bakit ko naman gagawin yun, ma? Nakakahiya. Ano ako, feeling special? Hindi lang naman ako ang may bagsak eh. Marami kami. Kapag nalaman nilang humingi ako ng special treatment, ano na lang sasabihin ng mga kaklase ko? Na madaya ako? Mas mahihiya ka pa sa sasabihin ng mga kaklase mo kaysa sa akin? Bakit mo kinahihiya na gumagawa ka ng paraan para pumasa? Ano, tatanggapin mo na lang na bagsak ka? Hindi ako nagpupulot ng pera para sa tuition fee niyong magkakapatid, ha? Nakikita mo to? Itong mga pastillas at yema na ginagawa ko? Gabi-gabi akong nagpupuyat para may maibenta ako sa classroom kahit na bawal. Teacher ako pero pati pagbebenta ginagawa ko na rin para lang maigapang kayo sa pag-aaral nyo. Tapos sasabihin mong nahihiya ka sa magiging reaksyon ng mga kaklase mo? Hindi mo kasi alam ang mga pinagdadaanan ko sa school ngayon. Nanggaling na ako dyan.
Kaya alam na alam ko ang pinagdadaanan mo. Kung ganun, alam mo kung gaano nakakapagod ang umikot sa campus para lang magpapirma ng request letter para payagan nila ako mag-take ng exam kasi nga hindi pa bayad ang tuition fee ko. Alam mo, hanggang ngayon, pinagtataguan ko pa rin yung dati kong prof kasi may utang pa ako sa kanya sa hindi bayad na field trip na sinamahan ko last year. Tuwing Lunes at Miyerkules, habang naka-gala uniform ang buong department namin, ako lang ang naka-school uniform kasi wala akong pambili ng pang-gala. Palagi akong late magpasa ng requirements kasi kulang ako sa materials at kinakailangan ko pang hintayin matapos sa mga kaibigan ko para lang makairam ako ng gamit. Marami pa akong pwedeng idagdag sa listahan pero sana gets mo na ang buhay ko ngayon sa school. Parte yan ng pag-aaral, Jacob. Pasensya na kung hindi tayo mayaman at hindi ko mabili lahat ng kailangan mo sa pag-aaral mo. Pero sana naman maintindihan mo na ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para mapag-aral ka ng maayos. Kayo ng mga kapatid mo, apat na tao ang pinapaaral ko. Alam mo ba yon? Sa tingin mo, hindi nahihirapan si Jasmine sa kurso niya na computer science? Kahit na wala naman siyang gamit na computer dito sa bahay? Lahat tayo hirap na! Pagod na rin ako! Pagod na ako pero narinig mo ba akong nagreklamo? Hindi! Kasi wala akong karapatang magreklamo. Obligasyon ko to sa inyo bilang nanay nyo. Hindi na ako mag-enroll sa susunod na SEM. Titigil na muna ako sa pag-aaral. Anong pinagsasasabi mo? Bakit ka titigil? Jacob, isang SEM na lang matatapos ka na. Anong kalokohan to? Anong isang SEM na lang? Nakita mo bang grades ko? Ulitin ko na naman lahat ng subject kong bagsak. Pagod na ako, ma. Ayoko na. Dahil ba to sa barkada mo? Sinusulsulan ka ba ng mga kaibigan mo na tumigil sa pag-aaral? Walang kinalaman ng mga kaibigan ko rito. Ako mismo ang nagdesisyon na tumigil na. Hindi ko naman talaga gusto ang architecture eh. Kayo lang naman ang namilit sa akin na kunin yung kursong yun eh. Kasi gusto niyo magkaroon ako ng titulo sa pangalan ko. Anak, isipin mo naman lahat ng paghihirap na ginagawa ko para pag-aralin ka. Nagpapakapagod ako buong araw para lang pag-aralin ka sa magandang kolehiyo. Tapos ganito ang gagawin mo? Para mo nang binasura lahat ng perang ginastos ko para sa'yo. Kaya nga ako titigil eh, para hindi ka na mahirapan. Para hindi na masayang yung perang sinasabi mo. Wala akong future sa kursong pinili mo. Sinusuko na ng katawan ko bawat lesson na pinag-aaralan namin. Ano ngayon ang gagawin mo kapag tumigil ka sa pag-aaral? Hindi ko alam, pero ang gagawin ko ngayon, matutulog na ako. Ang mabuti pa, matulog ka na rin. Papadudot, kahit na anong sabihin at gawin ko ay buo na talaga ang desisyon ni Jacob noon na tumigil na sa pag-aaral. Wala naman akong ibang nagawa kundi ang sundin na lamang ang kagustuhan niya dahil mahirap namang pilitin ang taong ayaw gawin ang bagay na hindi niya gusto. Isa pa ay hindi ko rin matitiis sa mga anak ko. Kung hindi na sila masaya sa ginagawa nila ay mabuti nang huwag na silang pilitin dahil mas tinutula ko lamang sila palayo. Yun nga lang ay sa halip na maghanap ng trabaho si Jacob katulad ng pinangako niya ay naging tambay lamang siya sa bahay. Ang malala pa nito, Papa Dudut, ay para siyang border ng bahay na nakakulong sa kwarto niya at lalabas lamang tuwing kakain at maliligo. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin dahil ng mga panahong yon ay mailap na sa akin si Jacob na parabang iniiwasan ako at ayoko nang palakihin pa ang kinikimkim nito sa akin. Sa pagtigil ni Jacob sa pag-aaral ay aaminin kong medyo nabawasan ang mga gastusin na kailangan kong problemahin. Pero sa kabila nito ay inaalala ko pa rin ang magiging kinabukasan niya. Lalo na't wala pang kasiguraduhan kung kailan niya planong magpatuloy sa pag-aaral. Hindi lang yon ang hamong hinarap ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Dahil sa lumalaking problema ko sa utang ay para akong kriminal noon kung magtago para lamang umiwas sa mga taong naniningil sa akin. Dumating pa nga sa puntong sa eskwelahan na mismo ako pinupuntahan para singilin na muntik nang ikapahamak ng trabaho ko. Sa puntong yon ng buhay ko, Papa Dudut, ay muntik na akong bumigay. Mabuti na lamang at nandyan ang kaibigan kong si Lily
na palaging maaasahan sa mga oras kung saan ay lugmok na ako, Papa Dudut. Kumusta na ang maganda kong kaibigan? Uy, te, napadalaw ka. Kagagaling ko lang sa school. Ayoko munang umuwi sa bahay kaya napadaan muna ako rito. Ba? Mukhang nagbo-boom na talaga tong negosyo mo ah. Oo nga eh. Sobrang lakas ng milkshake ngayon. Mabuti na lang isa ako sa mga naunang nagnegosyo nito dito sa atin. Kaya nga hindi na kita masyadong nabibisita kasi nga, alam mo na, busy na ang lola mo. At least busy sa pinagkakaperahan. Eh ikaw te, kumusta ka na? Kumusta na mga bata? Eto, ganun pa rin. Nakikipagtagu-taguan sa mga naniningil ng utang. Si Jacob wala na yatang planong mag-aral eh. Si Jasmine naghahanap ng kumpanyang pag-OJT-han. Si Jana gustong mag-shift ng course. Mabuti pa yung bunso, kayang-kaya na ang sarili. Siya pa mismo ang naglalakad ng scholarship niya para makabawas sa gastusin. Ano bang nangyayari dyan sa panganay mo? Ang bait-bait niya nung bata siya pero ngayon siya na ang nagdadala ng konsumisyon sa'yo. Hindi ko na rin alam. Ito na siguro ang resulta kapag walang kinalakihang padre de pamilya. Huwag mong isisi sa kawalan ng tatay ang pag-uugali ni Jacob. Maaaring nakuha niya yan sa mga kaibigan niya sa school. Maraming barkada ngayon ng bad influence, lalo na't nasa rebellious stage ang edad nila. Siguro, habaan mo na lang ang pasensya mo sa anak mo. Lahat naman tayo dumaan dyan eh. Siguro nga. Ay. Oh, ano namang ibig sabihin ng buntong hininga na yan? Ang lalim ah. Naisip ko lang, paano kaya kung hindi nawala si Javier? Maganda pa kaya ang buhay namin ngayon? Hindi kaya magkakaganito si Jacob kung nakasama niya ang tatay niya sa pagbibinita niya? Ate, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa mga katanungang hindi naman masasagot. Mag-focus ka na lang sa present. Mga pagsubok lang yan na binibigay sa atin para mas tumatag tayo sa buhay. Ilan taon na tong pagsubok na to eh. Kailan ba to matatapos? Alam mo, Lily, malapit na akong bumigay. Minsan naiisip ko na takasan na lang ang mundong to kaso mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa mga anak ko eh. Hindi ko sila kayang iwan. Hindi kaya ng puso kong isipin na maaga na nga silang iniwan ng ama nila tapos iiwan pa sila ng nag-iisa nilang magulang. Baka may maitulong ako. Baka gusto ni Jacob na umextra muna dito sa shop. Kailangan din namin ng dagdag na kasama rito lalo na't dumadami na ang bilang ng mga customers namin. Ay sus, eh hindi nga lumalabas ng kwarto yung batang yun. Kung lalabas man, dun siya sa mga barkada niya didiretso. Naging palamunin na lang siya sa bahay eh. Eh pero kung may extra ka dyan, pwede ba akong makahiram ng pera? Problema ko kasi kung sana naman ako kukuha ng pambili ng bigas eh. Hindi bale, babayaran ko rin agad. Next week darating na yung loan ko. Magkano ba kailangan mo? Kahit 2,000 lang sana. Sige, sandali lang. Kukunin ko lang yung wallet ko sa loob. Gusto mo ba ng merienda? Igagawa kita ng milkshake. Sige nga. Hindi ko pa natitikman yung milkshake mo eh. Masarap ba? Aba, masarap talaga. Best seller kaya namin ang mangga. Stay put ka lang dyan ha. Kailangan mo din kasing mag-relax para hindi ka stress na stressed. Papa Dudut, aaminin ko sa inyo na muntik na akong mawala ng pag-asa. Gusto ko na noong talikuran ang mga responsibilidad ko. Dumating noon sa puntong wala na akong taong matatakbuhan dahil halos lahat ng kakilala ko ay tinataguan ko na dahil sa utang. Mabuti na lamang at nanatili pa rin sa tabi ko si Lily upang alalayan ako. Siya ang nagpaalala sa akin kung bakit kinakailangan kong magpatuloy. Kailangan ako ng mga anak ko at kailangan ko ring tuparin ang pangarap namin ni Javier para sa 4 naming mga anak. Kahit na pagod ang katawan at pagod ang isipan ay nagpatuloy ako sa buhay, Papa Dudut. Pero minsan ay hindi talaga tayo nauubusan ng hamon sa buhay. Gabundok na noon ang problema ko nang dumagdag pa ang isa na namang suliranin. Buntis ang pangalawa kong anak
na si Jasmine. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong klaseng reaksyon ang ibibigay ko nang malaman ko ang kalagayan ni Jasmine. Sari-saring katanungan ang tumatakbo sa isip ko noon, katulad ng kung paano namin mabubuhay ang dinadala nito. Gayong kami na nga mismo ay hirap na rin sa pamumuhay. Pangalawa ay ayaw siyang panindigan ang kanyang boyfriend. Wala naman akong ibang nagawa noon kundi ang tanggapin na lamang ang nangyari sa anak ko. Kahit na noong panahong yon ay sobrang dismayado ako sa nangyari. Gusto ko man siyang pangaralan sa nagawa niya ay wala namang pong magbabago sa sitwasyon namin. Kung meron man ay baka mas lumala pa ang problema namin. Malayo na nga ang loob sa akin ni Jacob, ayaw ko rin namang pati si Jasmine ay lumayo rin sa akin, kaya sinarili ko na lamang po ang nararamdaman ko noon. Kahit nabuntis ay nagpatuloy pa rin si Jasmine sa kanyang pag-aaral. Pero kahit gaano siya kapursigido magpatuloy ay kinakailangan pa rin niyang tumigil ng mga anak ito para maalagaan ng maayos ang bata. Habang inaalagaan ang anak ay napag-isipan ni Jasmine na maging online seller. Nagbebenta siya ng mga knock-off na bag at damit para may pambili ng gatas at diaper para sa kanyang anak. Sa kabilang banda naman ay pinanindigan na talaga ni Jacob ang pagiging batugan niya. Kailanman ay hindi nito tinangkang maghanap ng trabaho o tumulong man lang sa mga gastusin sa bahay. Sa pagkakataong yun ay tuluyan ko nang inalis ang pag-asang makakatulong siya sa akin balang araw. Papadudod, sa awa ng Diyos ay dumating din ang araw na matagal ko nang pinapanalangin. Sa kabila ng mga pahirap at sakit sa ulong paghahanap ng perang pambayad sa tuition at allowance ng mga anak ko, ay nairaos ko sila sa kolehiyo. Ipinagpatuloy ni Jasmine ang kanyang pag-aaral ng tumungtong ng isang taon ang kanyang anak. Ganon din na sumunod na nagtapos sina Jana at Janice sa kani-kanilang kurso. Agad na nakapasok sa trabaho sa isang private hospital abroad si Jana bilang isang nurse. Dahil na rin sa tulong ng mga kakilala, samantalang kinuha naman bilang instructor si Janice sa paaralan kung saan siya nagtapos. Nagpatuloy si Jasmine sa kanyang online business kung saan ay siya na mismo ang direct supplier ng mga imported na damit, bags at accessories para sa maliliit na sellers online. Sa kabilang banda ay nanatiling tambay lang sa bahay si Jacob hanggang sa makahanap ito ng sariling pamilya at magkaroon ng isang anak. Dabog mo dyan. Ano ba yan? Itlog na naman ang ulam? Pupurgayin niyo ba kami ng itlog? Araw-araw na lang na ganyan ang ulam ah. Yan lang ang nakaya ng budget eh. Nagbayad kasi ako ng tubig at kuryente. Sus! Si JM, kumain na ba siya? Oo, tapos nang kumain yung anak mo. Ikaw na lang ang hindi pa. Tinira nila yan para sa'yo kaya kainin mo para di masayang. Wala na nga tayong pera, magsasayang pa tayo ng pagkain. Eh kung totoo saan ang pagkain ang niluluto nyo, eh di walang masasayang. Huwag ka nang maghanap ng wala. Kung ayaw mong kainin yan, ako na ang kakain kasi kung hindi mo na itatanong, hindi pa ako kumain, Jacob. Kasalanan ko pa ngayon na di pa kayo kumain. Eh di kumain kayo. Sandali nga lang, kuya. Ano na naman bang kinakainit ng ulo mo dyan, ha? Lasing ka na naman ba? Hoy, manahimik ka nga. Wala kang pakialam. Meron akong pakialam kasi hindi maganda yung tapas ng dila mo kay mama. Kung sumagot-sagot ka, parang ikaw ang nagpapakain dito ah. Ayaw mo ng ulam? Eh di ikaw ang bumili ng sarili mong ulam! Kung magsalita ka, akala mo naman may naitutulong ka sa bahay na to. Tumigil na nga kayong dalawa. O eto Jacob, bumili ka na lang ng delata sa labas para makakain ka na. Huwag niyo nga bigyan ng pambili ng delata yan, ma. Sumusobra na si kuya eh. Kuya, ayokong ipagyabang ang mga nagagawa ko sa pamilyang to ha, kasi baka sabihin mo sinusumbat ko. Pero nakakatawa lang kasi hanggang ngayon gusto mo pa rin magbuhay hari. Para sabihin ko sa'yo, wala tayong pera. Hindi na tayo mayaman katulad ng kinalakihan mo.
Dapat nga magpasalamat ka eh, kasi naranasan mo magkaroon ng dalawang magulang, naranasan mo mabuhay ng marangya. Kayo ni na ate, naabutan niyo si Papa. Ako ba, naisip niyo ba na lahat ng nasubukan niyo nung bata kayo, hindi ko na na-experience? Napaka-ungrateful mo! Janice, tama na yan! Ikaw ang panganay, kuya. Ikaw ang nakaranas ng lahat ng magagandang bagay sa pamilyang to. Ikaw ang nakapag-aral sa mas maayos na eskwelahan, pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang lahat ng effort ni Mama sa'yo. Ako mismo naglalakad ng mga papel ko para maging scholar ako, para makapag-aral ako. Hindi niyo to alam pero tuwing lunch break, umi-extra ako sa karinderya sa harap ng school para magkaroon ng pambayad sa mga school requirement kasi nahihiya akong humingi kay Mama. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita ko na nahihirapan na siya. Isang bagay na hindi niyo makita. So pinapalabas mo na ako ang may kasalanan kung bakit tayo mahirap ngayon. Sorry Janice ha, kung ako ang naging panganay. Sorry kung naabutan ko si Papa. Sorry kung sa akin lahat ibinigay ang mga bagay na hindi ibinigay sa'yo. Gusto ko bang maging panganay? Hindi! Hindi ko hawak yun! Walang may kasalanan kung bakit tayo naghihirap, kuya. Pero sana naman, intindihin mo yung sitwasyon natin. Magsitigil na nga kayo! Ikaw, Janice, ituloy mo na yan kung anumang ginagawa mo. Ikaw, Jacob, kung ayaw mong kumain, huwag kang kumain. Pagod na ako! Pagod na ako! Pwede ba tumigil na kayo? Alam mo ba na sobrang inggit na inggit ako sa inyo ni na ate nung bata pa tayo? Kasi nakikita ko sa mga pictures kung gaano kalaki at kabongga yung mga birthday party nyo na niminsan hindi ko nasubukan. Mga ninong at ninang ko nga hindi ko kilala eh. Wala kang kasalanan kung bakit mo naranasan magbuhay mayaman. Pero sana naman maging thankful ka. Maging thankful ka kasi naranasan mo yung ganong klase ng buhay. Kasi may mga tao sa paligid mo na hindi nasubukan ng ganong estado. Ang drama mo! Para itlog lang kung saan sana napunta tong usapan na to. Peh! Ang kapal ng mukha mo! Palamunin! Ang sabi mo! Gago ka! Hindi ba talaga kayo titigil? Teka! Oh! Ayan ang kutsilyo! Magpatayan na lang kayo para matapos na! Magpatayan na lang kayo! Papadudot, inakala ko noon na matapos ang pagpapaaral ko sa mga anak ko ay sa wakas ay makapagpapahinga na rin ako. Malapit na rin po kasi ako mag-retire bilang teacher at naisip ko na sa edad kong ito ay oras na rin sigurong pagbigyan ko naman ang sarili ko. Siguro naman ay kaya na ng mga anak ko ang sarili nila, total ay nasa tamang edad na sila para bumuo ng sarili nilang pamilya. Yun nga lang kung ano ang buhay namin noon ay ganun pa rin ang buhay namin kahit na may trabaho na ang ilan sa mga anak ko. Ilang taon ang lumipas ay mas lumaki pa ang pamilya namin. Nakahanap na ng asawa si Jana sa Amerika at naisipang doon na sila tumira. Sa mga taong lumipas ay unti-unti nang nalayo sa amin si Jana na kahit tawag lang o padala ng pera ay hindi man lang nito magawa. Katulad ko ay nanatiling single mom si Jasmine. Nang perang nakukuha sa kanyang business ay napupunta sa kanyang anak. Sa amin pa rin nakatira si Jacob at ang asawa nito na katulad niya ay wala ring trabaho, Papa Dudut. Nagkaroon ng sariling buhay ang mga anak ko. Muli na ang lahat noong mapagtanto kong sa sobrang busy kong kumayod ay hindi na sila bata. Sa sobrang focus ko sa paghahanap ng maipapakain at may pagpapaaral sa kanila ay nawala na ako ng oras para makapiling sila. Ganon pa man, Papa Dudut, ay masaya ako. Nakaya nang tumayo ng mga anak ko sa sarili nilang mga paa. Pero hindi pa doon nagtatapos ang problema ko dahil baon pa rin ako sa utang. Malapit na akong mag-retire mula sa pagiging guro pero niwala man lang ako naipon para sa sarili ko. Natakot ako noon na baka mamatay na lamang akong baon sa utang kaya sinikap kong bayaran ang lahat ng pagkakautang ko bago ako tuluyang mag-retire sa trabaho na nagawa ko naman po matapos ang ilang taon. Yun nga lang po kung kailan malapit na akong mag-retire at magpahinga ay isang balita ulit ang gumulat hindi lang sa akin kundi maging sa mga anak ko.
hinahanap. May problema ba? Nasaan na sila? Tinawag mo na ba ang mga ate at kuya mo? Tinawag ko na po si kuya. Si Ate Jasmine nasa biyahe pa. Kinuha yung orders niya. Ano na namang meron? Ang aga-aga pa eh. Maupo ka. May sasabihin ako sa inyo. Sasermon na muna naman ba kami ng ganito kaaga? May tumor ako sa matres. Ha? Tumor? May cancer ka? Oo. Tumor na kasing laki ng kamao. Pero wala akong cancer. Sabi ng doktor, benign daw. Non-cancerous, kaya kayang daanin sa operasyon. Pero paano niyo po nalaman, ma? Nagpa-check up na po ba kayo? Nagpa-check up ako nung makalawa. Kahapon ko lang nalaman yung resulta. Ma, paano na po yan? Huwag kang mag-alala. Matatanggal naman to ng operasyon. Yun nga lang, gagastos na naman tayo. May iniinda ka bang sakit? Bakit ka nagpa-check up? Matagal nang sumasakit tong likod ko. Nung una, akala ko dahil lang to sa kakabuhat ng mga module ng mga bata at maghapong nakaharap sa laptop. Kaso nitong mga nakaraang araw, naramdaman ko na hindi na normal tong sakit ng likuran ko. Kaya nagpasama ako kay Tita Lilinyo sa ospital. Yun nga ang findings. May tumor ako. Alam na po ba ni Ate Jana to? Sasabihin ko pa lang sa kanya. Sa kanya sana ako magpapatulong sa gastusin. Ate Miranda! Oh, Lily! Sorry, bukas yung pinto kaya pumasok na ako. Kababasa ko lang sa text mo. Totoo ba? Diyos ko, kaawaan ka. Sabi sa'yo eh, dapat matagal ka na nagpatingin sa doktor eh. Ang kulit mo kasi. Eh, sino ba naman kasing mag-aakala na tumor na pala tong nararamdaman ko? Sa dami ba naman ang pinoproblema ko? Eh syempre wala sa priority tong likod ko. Gaano mo na katagal iniinda yung sakit sa likuran mo? Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Matagal nang inirereklamo ng mama niyo yung sumasakit na likod niya. Alam niyo bang sa akin nagsasabi ng lahat ng problema tong mama niyo? Ayaw niya kayo mag-alala kaya sinasarili na lang niya yung mga problema niya. Ganyan niya kayo kamahal. Kaya naman sana, umayos na kayo mga bata kayo. Tulungan niyo naman ang mama niyo. Matatanda na kayo pero mas matanda ang mama niyo. Hindi na siya kasing lakas ng dati, hindi na siya kasing healthy ng inaasahan niyo. Nakita ko lahat ng ginagawa niyang sakripisyo para sa inyo simula nung nawala ang papa niyo. Sana naman ma-appreciate niyo yung mga sakripisyo na yon. Hindi ko kayo inuobliga na ibalik sa nanay niyo ang sakripisyong ginawa niya, pero bilang anak, dapat alam niyo na kung anong gagawin niyo. Sorry, hindi namin alam. Ma, sorry po ma. Huwag mo kong iyakan, ano ka ba? Hindi pa naman ako mamamatay eh. Malalampasan din natin to. Sobrang dami ng problema ang dumating sa pamilya natin. Tumor pa kaya? Tumor lang to. Pero ma, tumor yan. Nakasinlaki ng kamao. Tumor lang to. Mas malaki pa rin ang kagustuhan kong mabuhay para sa inyo. Papa Dudut, inoperahan po ako August last year kung saan ay inalis ang matris ko. Mabuti rin at naiwasan namin ang banta ng COVID noong mga panahong nasa ospital kami. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil naging matagumpay ang operasyon ko at binigyan niya ako ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Si Jana ang nagbayad ng lahat ng gastos para sa operasyon ko samantalang ang panganay kong si Jacob naman. At ang asawa nito ang nagbantay sa akin sa ospital habang ako ay nagpapagaling. Matapos naming malampasan ang dagok na yon sa buhay ko, ay ramdam ko ang bigla ang pagbabago ng mga anak ko. Palagi nang nag-update ngayon si Jana mula sa Amerika at pinangako nito na uuwi sila ng Pilipinas sa darating na Pasko. Para ipakilala sa akin ang kanyang napangasawa at ang soon to be na pangatlo kong apo.
Sa kabilang banda ay napagdesisyonan nila Jacob at ang kanyang asawa na magsimula ng magnegosyo. Dating may stall sa palengke ang nanay ng asawa ni Jacob at plano nilang ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga gulay. Samantala matapos ilabas ni Janice ang mga hinanakit niya sa kanyang mga kapatid, ay nagtulong-tulong sina Jasmine, John at Jacob na ipadama sa kanya ang mga bagay na hindi nila naranasan noong kabataan niya na ipinagkait ng kapalaran matapos mamatay si Javier. Ginawa siyang reyna ng mga kapatid niya na labis namang ikinatuwa ng bunso. Punong-puno ng galak ang puso ko ngayon, Papa Dudut. Dahil matapos ng lahat ng pinagdaanan namin, ay muli na naming naibalik sa dati ang saya ng isang pamilya na bagamat hindi kumpleto ay pilit pa rin ipinagbubuklod ng pagmamahal. Masaya na ako sa kung anuman ang meron ako ngayon at lahat ng ito ay ipinagpapasalamat ko po sa may kapal. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut, at sana ay magsilbing inspirasyon ang naging kwento ko sa mga listeners ninyo na kumakaharap din ng mabibigat na problema. Tiwala at pananampalataya lang ang kailangan at darating din ang araw na ang lahat ng ito ay magsisilbing alaala na lamang at balang araw ay ngingitian na lamang natin habang nagsasabi ng thank you Lord. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Miranda. Totoo nga ang kasabihan na bilog ang mundo at ito ang pinatunayan ng kapuso nating si Miranda. Minsan ay nasa rurok tayo ng tagumpay pero dumarating din ang mga araw na nasasadlak tayo sa ibaba. Pero kahit na ganoon ay huwag kayong mababahala. Lagi ninyong tatandaan na kapag nasa pinakamababang parte na tayo ng buhay natin ay wala na tayong iba pang pupuntahan kundi ang umakyat. Katulad nga ng sinasabi ni Miranda ay magtiwala lang tayo kay Lord dahil tiyak na hindi tayo pababayaan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.